Saan ka man makarating, kailangan mo pa ring balik-balikan ang bayang pinagmulan. Kung saan ang tunog ng dagat, musika sa tenga. Ang pagkain, hinahanap-hanap ng panlasa. At ang kultura't kasaysayan, bahagi ng iyong pagkatao. Intayon, kakabsat kan kailian, magbalik probinsya tayo. Sarap. Shot. Ay na, apo. Diyak sa kayatan. Okay. Sa aking tinubuang lupa sa Ilocos. Ang una nating destinasyon, ibabalik tayo sa nakaraan. 1, 2, 3. Sa Heritage City of Vegan sa Ilocos Sur. Dito sa Vegan, hindi lang tiyan ang mabubusog sa sarap ng mga pagkain. Mabubusog din ang mata sa napaka-instagrammable na mga lugar. Pati na ang isipan sa mga kaalaman tungkol sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Kalesa pa rin ang hari ng kalsada rito. Nung sa JSR, sinubukan ko ng maging kutsero dito sa Vegan. Ang nagturo sa akin yung asawa ni Nanay Berta. Nakalimutan ko na yung mga tinuro ni Tatay eh. Opo, so, ma'am. Ituro nyo na lang uli sa akin. Sila bang ang gagamitin natin kasi tutorials lang ako. Mas madali raw sumunod si Labang. Labang is Ilocano word for spot. Marami siyang spot. O, paiba-iba yung kulay. Nang, turuan nyo nga ako paano nga ulit. Hawak lang ng dalawang tali, ma'am. Mm-hmm. Tapos pag diretso, control lang po yung tali. Okay. Pag noag-turn? Noag-turn po, kanan, kaliwa po. Ah, baliktad. So pag gusto mo siyang kumaliwa, hilain mo yung kanan. Kaliwa po. Ay, oo nga. Kung gusto mo siyang kumanan, hilain kanan mo yung kaliwa. Kanan po. Ah, kanan. Ayan na. Sorry. Pagka gusto mo siyang kumaliwa, kaliwa. Opo. Okay. Paano pa andar na? Sige po. Hello. Okay, hello. Pag hinila mo, titigil siya yun ang break. Hello. Pag hinila ng maagi, ma'am, aagi na. Okay. Pag-control lang po yung pag-hila, ito po. Okay. Manay po, dito'y Kalye Crisologo, dito'y Vegan City. KMJS na yan! Yay! Ang ancestral houses dito, well-preserved. Meron tayong tinatawag na Vegan Conservation Code. Kung ano yung gusto nila sa kanilang bahay, dapat dadaan muna sa Vegan Conservation Council. Ang ancestral house na ito, pagmamay-ari ni Diwata, matikas pa rin nakatindig kahit 2 siglo na o 200 years ang tanda. Noong araw, ganun ang architecture eh. Kung ano kasi yung naaangkop sa ating kapaligiran, yun ang sinunod paggawa ng mga bahay at gusali. Depende sa klima natin, maganda rin mag-usyoso dito. Makikita mo lahat ng kapitbahay. Mga Marite, yes! O, kamusta ba kayo? Kasi ngayon na puro food processor na tayo. Pero ito yung lumang pangkatas ng tubo para makagawa sila ng asukal nung araw. Ginawa nilang upuan, di ba? Ang ganda. Game of Thrones. Lumang bangka, ginawa na ring upuan. Ang ganda-ganda. Oh, di ba? Ay, naglaro ba kayo nito, mga holen? Ginaganon to eh. Ay. Naku. Tapos ito, ma'am, yung pan. Arenola, yung mga... Ceramic arenola. Mga millennial dyan, tsaka mga Gen Z. Ito ang sinaunang CR. Taong 1572, nung itinatag ang Vegan.
regalo ng hari ng Espanya kay Kapitan Juan de Salcedo nung bisitahin ni Don Juan sa kauna-unahang pagkakataon. Ang inihanda raw ng mga Ilocano sa kanya? Bagnet? Ang pinakamalaki at isa rin sa mga unang paggawaan ng bagnet sa Ilocos Sur, nasa bayan ng Narvacan. Meet the Bagnet King. At yun ang kanyang kaharian. Ginawa ng bagnet. Bakit may tubig po? Kasi yun mamang pampalambot mo dun sa karne. Kasi kung solid na manteka, pag uminit kasi yung manteka, maluluto kagad yung skin ng baboy. Matrabaho po ito ha, ang init. Bakit po ba masarap ang bagnet? Tignan mo naman ang bagnet, ma'am. Walang kwan, walang ingredients na yan, ma'am. Basta puro karne na lang. Pero may asin? Wala, ma'am. Walang asin yan. Masisira yung mantika mo pag may asin yan, ma'am. May betsin. So pure na meat. Oo, pero pag tikman mo, may lasa. Ang dati pang sungkit mo? Basta tuduklatan, ma'am, ti mami. Improvise lang ti pagluluto okay. Dati, ma'am. Ay, ma'am. Oo, ma'am. Ano? Hindi ko napansin. Ano ng electric fan yung pang ano, improvise? Galing ha. Pero alam ko ito masarap na part yung may buto. Di ba sa lechon yan ang masarap eh. Yan. Yeah. At paiso niya. Madlawdak nga na laingak na mangan. Napagahalata. Daituyan, tinaimas, kanasarangsang, kapabsug, nga bagnet itinarbakan, Ilocos Sur. Mangan tayon apo! Mga marites, narinig nyo yun? Ay, ang lalaki. Malulugi ako nito sa tindahan. Mmm! Masarap! Okay. Ang happy gupin yung suka eh. Bet na bet. Perfect ipare sa bagnet ang sikat na panulak dito sa Ilocos. Singtapang daw ng bayani ng Ilocos na si Diego Silang gawa sa tubo. Ito ang basi. Bago pa man dumating ang mga Kastila, malaking industriya na sa Ilocos ang paggawa ng basi. Naging mitsa pa nga ito ng isang madugong digmaan, ang Basi Revolt taong 1807, kung saan nilabanan ang mga Ilocano ang monopolyo sa paggawa ng basi. Last year, idedeklara ng NCCA as national treasure. Ang mga paintings ito ay nasa National Museum, tabi ng bahay din ni Padre Jose Burgos na ginawang museum. Isa sa mga naunang gumawa ng basi, ang pamilya ni Virginia. Ang mga tubo, pinipiga sa dadapilan. At saka pinapakuluan bago iimbak sa banga o burnay. Iimbak namin yung katas hanggang 6 months para maging basi. Ang lagay, ako lang ba? Ang iinom. Halina kayo. Bagnet and basi go together. Hmm. Cheers. Cheers po. Cheers. Cheers po sa inyong lahat for better health. Hmm. Harap nga. Harap yung basi nyo. Shot. Shot, shot. Kung ang mga Tagalog, bulalo, ang mga Ilocano, sinanglaw. Hardcore na pagkain Ilocano. Hindi ito pwede sa mga pihikan kasi puro laman loob. Welcome to First Sinanglawan, ma! Yung ti bestseller nga part ng? Yung dila po. Dila. Awan ti dila nga rudan? Ada, ma'am. Ah, sige, kanakbasin. Okay. Sarap, nakakagising. Para rin siyang sinigang na medyo parang papaitan kasi nga yung dami ng karne na pinaghalo-halo, yung buto-buto, so para rin siyang bulalo. Malambot kasi, pagdamag nila to, niluluto eh sa kahoy. Katabi ng Ilocos Sur, ang aming probinsya, La Union. Ang isang bahagi ng probinsya, nakaharap sa West Philippine Sea.
Kaya naman, ang seafood dito, garantisadong sariwa! Bagong huli, gumagalaw pa yung tentacles. Siyempre, hindi pwedeng umuwi nang walang pasalubong. Nanang! Nanang Adakmanan! Maraming nag-o-order dati. Nung mula nung na-feature daw namin sila, dumami yung order. Kasi nakakarating sa Amerika yan eh. Pero heto ang isang bago sa aming probinsya. Ang Adventure Park na ito sa bayan ng Pugo. Nasa bundok po tayo kung napansin niyo po. Kaya nag-adjust na lang po yung resort para ma-maintain po natin yung kagandahan ng nature po. Bawal dito ang mga mahihina ang puso o sa mga takot sa heights katulad ko. Ito na naman ang aking takot. Kailangang harapin. Kayanin ko kaya. Ay na, apo. Diyak sa kayatan. Kailangan ko ba ito gawin? Okay. Ipipikit na lang ako. Bahala na. Hindi, parang kinakabahan talaga ako. Wala eh, nanenervyos na ako eh, ngayon pa lang eh. Susunod na! Bago nag-pandemic, isa sa dinarayong tourist attraction sa bayan ng Pugo, ang Adventure Park na ito, na ang bentahe, ang kanilang 400-meter mountain-to-mountain zipline. Ay na, apo. Diyak sa kayatan. Kailangan ko ba ito gawin? Yes, ma'am. Pap, nandito na tayo. Okay. Pipikit na lang ako. Bahala na. Damat agsipaw kanyak dyan yan. Ma, may pool naman sa babae. Buti ko sa swimming pool ka mahulog. Dali, parang kinakabahan talaga ako. Kailangan ko ba talagang gawin to? Kakayanin ko kayang lumipad kasama ang aking team? Wala eh, nanenervyos na ako eh. Ngayon pa lang eh. Aatras na sana ako kung hindi ako hinamon ng kapwa ko Ilocano. Tutara sa Ilocano. Kaya, laban! Kung ano-anong pinapagawa sa akin itong mga to, palibasa, puro sila mga bata. Yay! Tapos na ako. It feels good to be home. Dalawang taon din mahigit na hindi ako nakauwi ng ganito sa aming probinsya. At maranasan ulit itong environment na kinalakhan ko for this great Ilocos adventure. Bagong huli, agyamanak unay apo. Ang madalas sa aming tukso o biro, kaming mga Ilocano, nuknukan daw ng kuripot. Mangantayon apo. Pero kwentong kutsero lang yan. Dahil pagdating sa mga lugar na pwedeng pasyalan sa buong Ilocos, hindi kami maramot. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.